At sa mga kabrol, it's me again, I'm back to Stop TV channel po. Mga kabrol, na-miss ko po kayo. So medyo matagal-tagal po bago ako nakagawa ng mga panibagong video na i-upload sa channel ko. Kasi for some reason eh, naging busy kami talaga sa mga nakaraang buwan. At sa summer na, grabe ang init. Kaya syempre, hindi muna ako nakapag-vlog. So alam ko naman, karamihan sa atin dito, lalo na yung mga kagaya kong OFW dito sa South Korea, nabubulol na naman. So nabubulol na naman tayo. So nabubulol na naman ako, mga kabulol. Alam niyo naman, pagkausap ko po kayo, lagi akong nabubulol. So yun, shoutout sa mga kagaya kong OFW dito sa South Korea, sa summer ngayon. So busy yung mga karamihan factory, o hindi karamihan, halos lahat ng factory busy. Kasi pag summer maraming gawa, tulad namin eh, tubugan kami, napakahirap, napakainit. So ngayon, as usual eh, nagmamolde na naman po tayo. So mamaya papakita ko po sa'yo, nakapagtanim na kami. Yung dating previous ng mga video ko, pinakita ko na kung paano kami magtanim, mag-ani. So ngayon, pinutol namin, hindi ko na na-vlog. So for today's video, pag-uusapan natin, mga kabulol, nung papalapit na kaming umuwi, kung ano yung mga mindset namin pag malapit na kaming umuwi, bukod sa pag-ipon. Kasi nga, patapos na yung kontrata namin sa susunod na taon, matatapos na namin yung 10 years. So magbabalik lang ako sa trabaho ko, mga kabulol, mamaya makita-kita tayo. So sana samahan niyo po ako muli. Muli, maraming salamat sa pangapatuloy na tumatangkilik. At saka pala, kung bago ka sa channel ko, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-subscribe muna, paki-hit mo yung bell button, tsaka yung subscribe, para na rin na dumami tayo at matulungan mo at the same time yung aking channel. So ano pang hinihintay mo, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, mga kablol. So it's me again, I'm back, ang inyong kabulol, Kristop TV channel po, OFW here in South Korea. So guys, pasensya na kayo sa mga nagdang mga siguro isang buwan since hindi ako nakapag-upload ng aking video, kasi for some reason eh, bukod sa summer eh, napaka-busy namin dito sa aming factory. Alam na mga kagaya kong OFW dito sa South Korea, yan pag summer talaga may mga factory na malakas sila. Pag winter naman doon sila medyo. So mga kabulol, sa mga bago po to, ha, para sa mga bago, kasi napakita ko na po to sa mga previous sa vlog ko po. So nung last year nagtanim kami, napakita ko na rin po. So ngayon nagputol po kami ng mga halaman. Kung makikita ninyo, kung mapapanood nyo yung mga previous sa vlog ko, yan, nag-harvest kami ng meshil po dyan. Ngayon pinutol po namin, pinutol ng mga pinaputol ng amo namin. Kasi nga pag umuulan, halos parang matutumba na. So ayan yung mga tanim namin, talong, mga kabulol. Ayan, mga ito pang kimchi, yung ano nila rito, Korean lettuce. Meron kaming cucumber. Meron po kaming watermelon, kamatis, tsaka mga siling manghang, tsaka yung sili na pinanglalagay nila sa kanilang kimchi. Ayan mga kabulol, hanggang dun may bunga na itong aming peach, pero ilan pa lang, mga kabulol. So bukod sa busy kami, mayroon po akong pinagkakahabalan sa tuwing mag-out kami. So mamaya papakita ko po sa inyo kung ano po yung pinagkakahabalan ko sa tuwing mag-out kami ng maaga. Yun po yung pampalipas oras ko, tsaka pampatanggal ng stress. So mga kabulol, for today's video po, pag-uusapan natin is yung kagaya nga na pong nang nasabi ko eh, papalapit na po kami matapos yung kontrata namin ng factory worker, bilang factory worker, I mean, bulol na naman si bulol. Papalapit na po matapos yung kontrata namin dito sa South Korea. So by next year, tapos na po kami, 2022. So ano po ba ang mindset ng isang kagaya ko na isang OFW bago umuwi ng Pilipinas, bukod sa pag-iipon? Dapat ang mindset natin pag pauwi na tayo ng Pilipinas, kagaya nitong ginagawa ko eh, yun nga, dapat mag-ipon ka. Yung
isip mo yung pera mo, yung unahin mo yung importante kaysa sa gusto mo. Although alam natin na masarap bumili ng gusto natin, di ba? Kahit hindi kailangan, napakasarap, pero kailangan natin limitahan yun dahil nga pauwi na tayo, mas mahalaga yung pera. Bukod sa pag-iipon, kailangan din natin ng knowledge sa mga taong, halimbawa, gusto mong mag-business kasi pinapahalaga mo nga naman yung ka-counting pera o may naipon ka man, malaki, maliit. Kailangan pahalaga mo yun, ayaw mo mawala yung pinagpagura mo, mabaliwala, I mean. So kailangan na makapag-isip ka ng tamang idea kung ano yung gagawin mo, kung papahikot mo yung pera mo as a pautang 5-6, pero hindi po recommendation sa inyo yun kasi maraming hindi umasenso sa ganung bagay. Mas maganda yung mag-search po kayo kung anong maganda na naaayon para po sa inyo, yung may alam po kayo. Pangatlo po, kailangan makahanap kayo ng mga tamang tao na makakatulong sa mga plano po ninyo. Yung tamang tao, yung sinasabi ko po, yung makakatulong sa inyo, hindi yung tutulungan kanila base lang po sa kailangan nila. Alam nilang may pera ka, pag wala ka ng pera, iiwanan ka na lang nila sa ere. Yung mga tamang tao na tutulong sa iyo para umangat ka, at the same time matulungan mo rin sila. Alam ko mahirap makahanap ng ganun, pero malay natin. Kaya kailangan maging wise po tayo. Mentally ready po tayo. Dahil alam natin na iba yung approach sa ibang bansa at sa Pilipinas. I mean is, parang ibang journey na naman ng buhay natin pag umuwi na tayo. Isipin mo, sa loob ng ilang mahabang taon, nasa ibang bansa tayo, bigla ka uwi. Lalo na may edad na tayo, may age limit sa Pilipinas. So napakahirap ng buhay doon. Kung sa abroad, easy money, sa Pilipinas, napakahirap. Triple o double yung sahod mo sa ibang bansa. Pagdating sa Pilipinas, napakaliit talaga kung ikukumpara sa sahod mo sa ibang bansa, di ba? So kailangan mentally prepared ka, alam mo yung sitwasyon para nang sa ganun hindi ka na magulat o hindi ka mabigla kung anong pwede mong maranasan, maabutan. So alam mo kung paano ka gumawa ng action pag dumating yung time na hirap na hirap ka na. So mas mabuti yung ready ka na, prepared ka na, aware ka na kung ano man yung scenario na pwede mong maabutan pag uwi ng Pilipinas. Kasi sa'yo nakasalala yung kinabukasan ng pamilya mo, lalo na kung ikaw lang ang nagtatrabaho at nagpapaaral sa mga anak ninyo. Eh, hindi naman po natin na maalis sa isipan natin na hindi naman habang panahon nasa ibang bansa tayo, di ba? So yun lang mga kabulal, mamaya papakita ko kung ano po yung sinasabi ko sa inyong ginagawa ko sa tuwing mag-out kami ng maaga, papatagal kong stress. So ngayon, gusto ko po magpasalamat at humingi ng pahumanhin sa mga sumusuporta po sa akin na hindi ako ganong active kay YT dahil nga naging busy kami. Pasensya na sa mga kaibigan ko dyan sa YT. At gusto ko pong i-shoutout yung mga kagroup ko na 150 Boy. Shoutout po sa inyong lahat. Ingat lagi at stay safe. So hanggang sa muli, ako pong muli si Christoph TV Channel. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, sa po akong OFW dito sa bansang Korea. At malapit nang umuwi. So sana subaybayan nyo itong aking vlog hanggang pag-uwi ko, kung ano yung mga na-achieve ko at nang sa ganun makatulong at makapag-motivate. Kung nakaya ko, baka sakaling makakaya rin po ninyo. Hindi po ba? So kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe ka na. Hit mo yung bell button, paki-like and share para nang sa ganun ma-notify kita sa mga bagong videos na ina-upload ko. Kakatapos lang natin mga kabulol. So ito po yung sinasabi kong pinagkakabalan ko pampatanggal ng aking stress. Tsaka napakaganda po na exercise sa ating katawan. Ito, kahit ganito lang nakakapag-exercise tayo. Hindi ko naman gusto yung lumaki talaga. Yung tipong sakto lang. Pag nag-t-shirt kaya ramdam mo yung fit yung t-shirt. So ito po yung naging ano ko. Libangan pagkatapos ng trabaho namin, wala kaming overtime. So magbubuhat po ako. Isang oras, dalawang oras. Papawis lang. Tayo. So guys, patapos na po tayo. O, tapos na. So bukas naman. So yan, napakita ko na po kung ano yung sinasabi kong pinagkakabalan ko.
So, sa mga gustong mag-gym dyan, bili lang tayo ng mga ganito kahit sa bahay lang. Makakapag-exercise tayo kung hindi tayo pwedeng pumunta sa gym dahil wala tayong oras. Again, napakaganda po ng exercise sa ating katawan. Bukod sa madali tayong makatulog paggabi kasi nagbuhat tayo. Sa mga nangyarap na matulog dyan, try nyo po ito. Baka makatulog kayo. Grabe, ang sarap pagpawisan. So again, mga kablon, magkita-kita tayo sa susunod kong video. Maraming salamat sa mga patuloy na tumatagkita sa aking YouTube channel. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na po kayo. So, OFW in South Korea, Christ of TV channel po. So, dali ko na lang, share and stay. Ganun sa mga. We'll go through the wastelands, through the highway.